Ipinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong pag-aangkat ng 300,000 metric tons ng asukal. Isa sana ito sa naisip ng Sugar Regulatory Administration para maibsan ang kakulangan sa supply na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng asukal. Saksi, si Bernadette Reyes. Ang warehouse na ito sa Quezon City, punong-puno raw noon ng asukal. Wala silang budegang malaki. Pero na mag-inspeksyon ng Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration kanina, kapansin-pansin raw na kumonti na ang nakaimbak dito. Sa taya ng SRA, sa katapusan ng buwan, magkakaubusan na ng supply ng asukal sa bansa. Magiging deficit po tayo towards end of August 31. Yan ang projections natin. More or less mga 30,000 metric tons yung raw, 20,000 metric tons yung refined. Para maibsan ang kakulangan, maaga nang magigiling ng tubo ang 5 sugar mills na kadalasan sa buwan ng Setyembre pa nagsisimula. With this early milling ng mga sugar mills natin, baka wala na tayong magiging negative towards the end of August. Ang plano naman ng SRA na pag-aangkat ng 300,000 metric tons ng asukal, hindi pinahintulutan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ang Pangulo ay chairman din ng Sugar Regulatory Board. Dahil sa lalong humihigpit na supply, umabot na sa 115 pesos ang kada kilo ng asukal sa ilang pamilihan. 100 pesos naman ang karaniwang presyo. Magtatakda ng suggested retail price ang SRA at DA. Depende sa magiging usapan kasama ang mga magsasaka, millers, traders at retailers, maaaring ipako sa 90 pesos ang presyo. Para po may immediate solution tayo for the consuming public. Para hindi naman maka, you know, parang pataas na pataas eh. Sabi ng Department of Trade and Industry, handa silang ipatupad ang SRP ng asukal kung humingi ng tulong ang Agriculture Department. Pati ang sibuyas na pula, maaaring ipako rin sa 90 pesos kada kilo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo nito mula noong Hunyo. Wala namang mabili ng puting sibuyas sa karamihan ng mga pamilihan sa Metro Manila. Dito sa San Andres Market sa Maynila, makakabili pa sa halagang 350 hanggang 400 pesos kada kilo. Ang kada piraso tulad nito, aabuti ng 77 pesos. Ang mas malaking puting sibuyas naman kagaya nito, aabuti ng humigit kumulang 130 pesos. What we are looking at is first to encourage more white onion production. Ano ba po ang rason kung bakit hindi tayo masyadong nagtatanim ng white onions? And if there is a way to increase our production. Sa gitna na nagtataas ang presyo ng ilang bilihin, sabi ng DTI, may ilang bilihin sa claw ng SRP ang papayagan pang magtaas presyo. Kabilang sa mga nag-apply ang tinapay at mga delata. Dahil tumaas po rin yung presyo ng raw materials in the international market, kasama yung logistics or yung distribution cost nila pagdating dito. Maglalabas din daw ang DTI ng SRP para sa school supplies. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.